Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Hello. So we meet again after 2 years. Hi. Insert Hazel. So we are having some gyup. Here's our cooking mama. Ito yung late. Ba't ka na late? Nag-ano, ikaw kagabi. Naburaw, kugog tao, kayo nakainom ko. Ay, sorry. Problemado, mega. Mo sa likod. Dito po sa tools na ginagamit nila during sa brandy making nila po. So, this is a traditional way in making brandy. So, first,
I have here the canastas or the basket. So ito po ay made of wickers, o sangay ng mga puno, which is literally ito po yung sangay ng mga grapevines natin dun. Improvise. Anyways, we have here the canastas. Ito po ay ginagamit for transporting and as well as ginagamit nila for harvesting the grapes. So dati, nilalakad nila, they're using horse to travel para tingnan nila kung yung grapes natin or sherries natin ay luto na or hinog na. However, ngayon, we have a modern ways. We have our GPS and a tractor. So, hindi na masyado ginagamit si canasta since nag-modern na tayo. Pero dati, this is used for harvesting and to transporting papunta po sa lagar o pressing house. Pagpusin tayo dito sa viticulture. Where the earth gives life. Okay. First and foremost, I would like to introduce you the Bujeo soil and the Lustrillo soil. So, ito si Bujeo soil. So, tinatawag nila itong land that moves. Gumagalaw siya. Bakit? Because during winter, it swells. And during summer, nakaprack po siya. So, can you imagine that? Naka-barefoot kayo, and then umapa kayo sa mud or sa luta. And then yung soil gumagin niya sa paa niyo. Na-imagine niyo ba? And then right after that, if hayaan niyo siya, and mag-dry siya, nagka-crack siya. Ganun po siya. I have here the actual grapevine. Ito po. This is the palomino grapes. Ito po. Yes, exactly. As you can see here, palong-palo, sirang-sira yung buhay niya. Bakit? It's because of the phylloxera. So, what is the phylloxera? Phylloxera is a microscopic pest. Siya po ay microscopic pest. Kamukha niya po yung termite. So, for 180 years and present, it's still existing. So, bakit yung ano niya? Yung ginagawa niya sa phylloxera, sa grapevine natin. So, siya po ay nagde-devastate o sumisira ng mga grapevines natin. Kinakain niya po yung nutrients, pinuputol yung water supply. Kinakain niya yung roots ng mga ano natin, ng mga grapevines natin. So, as you can see here, meron pong chop-chop yung mga grapevines natin. Kasi po, yung method ng ginagawa nila is grafting and replanting. So, pinipili nila dito sa grapevine kung saan yung pinaka-healthy na part and then dun sila mag-graft and mag-replant. So, we have here the old bottles. These are the evolutions of bottle. Yes. So, from 1979, trial and error, this is the first bottle na yun na-produce dun sa Norway. Binenta nila sa market, and then doon nag-click, nung nag-click yung bottle na ito, so every 3 years, as you can see here, nag-evolve yung bottle sa Europe. And right after that, since it's worldwide presence na, first bottle na naka-English translation po ay 1995. As you can see there sa label nila po, puro Espanyol. Pero nung 1995, naisipan nila na i-English translate yun. And then, this is the first bottle na produced na naka-English translation. Ganun po siya. So, hanggang po 2015 lang po siya, since na pinili po siya ni Emperador noong 2015. Kaya, yan na lang yung last na bottle na design niya. So, it's still existing. However, yan na lang po yung last bottle na produced. Anyways, baka curious kayo bakit mayroong stones dito. So, these stones are the Machanurdo stones. Yes, exactly. Machanurdo was named after a place dun po sa Andalusia, Spain. So, yung purpose po nito, actually, as you can see here, yung texture, sizes are almost the same. Kasi po, ito yung ginagawang floor and ito yung ginagawang foundation ng mga domek sa bahay nila. So, the house of domek was known as the Queen's Equerry. Bakit po? The reason why, kasi po sila yung nagsusupply ng mga brandy wines dun sa mga royal family natin. Ganun po siya. I guess, that's possible. So, this one, as you can see here in the TV, ito po yung cellar or yung bodega ng fundador. Ito po yung naging Queen's Equerry, yung sabi ko kanina. And bakit ba cathedral yung tawag dito? Because parang simbahan po siya. Cathedral itself. Yan. And we have here the barrels or the casks.
which is around 500 to 15,000 barrels a year yung pinoproduce nila. And it contains 500 liters each. Ganun po. And here, so we have here the pot still. So the pot still, dito po yung kiniferment and dito po yung dinidistill, yung mga wine spirits po natin. So to make it short, kasi medyo matagalan tayo dito, ano? So shortcut na natin, summary natin. So we have here the head, the heart, and the tail. So let's have here the jara and the canoa. Kung sa liwayo po natin, ito po yung imbudo. And this is the jar. So bakit boat shape po yung jara, yung canoa natin? The reason behind this, para maipagaw po nila at makabalansin po siya sa barrels natin. So si canoa, ay pinapatong po sa barrel, and then yung bunganga po ng canoa ay pinapasok po dito sa boat glass. Right after that, since na meron wine spirit dito, ito yung ginagamit na pinupour dun sa ano, sa canoa natin, and papalap po pumasok dito sa barrels natin. We have here the pre-heating system, which is, ito po yung ginagawa nila before nila palalagyan ng mga ano natin, ng mga wines. So, bakit kaya, ano yung purpose nito? To make sure na nakaseal ito. So, to make sure na walang butas, walang leak, hindi siya mag-spill. So, yung mga artisans or master coopers yung gumagawa nito. So, they do it, mga experience na po siya for about many years. So, magaling na po siya dito. And then, isang reason dito is to para mabilis siyang event. Sino po ba talaga yung may-ari ng fundador? So, yung may-ari po ng fundador, ng emperador, is our fellow man half Chinese, half Filipino, na si Dr. Andrew L. Tan. Under sa Global Alliance, which is kapartner niya po yung mga anak niya, one of them is Kevin Tan, which is na siya po yung nagmamay-ari ng Richmond Hotel, and as well as yung Mega World itself. Siya po yung nagmamay-ari ng. So, as you can see here, maraming brandy tayo dito, which is sa ibang-ibang inventor, like Harvey, one of the six heroes din. Ito si Tere Carrera, one of the six heroes din. So, lahat po yan ay binili po ni Emperador, ni Andrew Tan. So, under na sila sa umbrella ng Emperador ngayon. Which is this one, are the classics, Pedro Domecq 1800.
Ganun po yung aftertaste ng coffee brandy natin. And it is good na inimix po siya sa milk, which is, meron tayo dito later on. So, I guess, so, any feedback? Kung ano yung nalalasan or na-experience po natin dito, no? It's really good. Yeah. I like it. Yeah. So, ano yung na-experience natin? Siyempre, dapat sasama natin sa vlog. Let's see more vlog. So, ano ba? Ano ba dapat? Well, we had a good experience, an amazing one, and we did learn a lot from this whole museum trip. So, I guess, thumbs up to you, Mano. Angelo. So, Angelo. Thank you. Gracias, senora. Anyway. 10-year-old, 12-year-old, and the 10-years-old. So, ito po, 18-years-old, ay nasoak po siya sa barrel for 18 years. Ganun po siya. And we have here the 15-year-old, or the, they call this the fruity one. Kasi po, may aroma po siya ng star alis, which is, dati, may bumili dito ng taga-Manila. Yung pagbukas niya pa lang, photo ng mga consumers natin. Doon ang simula yung gawing mong life. So, ito yung the best para sa nagsisimula pa lang ng uminom, so, which is ako. Dito ako magsisimula. So, kakatapos lang namin mag-Brandy Museum. Akala namin hindi na kami makaka-uwi kasi parang nahubog kami. Yes. Wala to gani ka siya. Ikaw, Lilay, nahubog ka. Wala, ikaw yung kamay lang ako. Okay. Tinake out niya yung Brandy Museum niya. Na lasang coffee. Yes. Money on a money.